Andito na naman tayo, mga mangyan. Ngayon, mayroon na naman tayong susubukan na busog meal ng 7-Eleven na giniling. Pero bago natin simulan yan, nagpapasalamat ako sa 500 subscribers ko. Marami pong salamat sa mga subscriber ko. Lalo na sa hindi pa mag-subscribe. Ngayon, susubukan natin tong giniling. Last time, sinubukan natin yung sisig na mura lang. Ngayon, ito, mura lang din. Nabili lang natin ito ng 29 pesos. So, kagaya siya ng sisig na 29 pesos. So, affordable. Lalo na doon sa mga konti lang baon o kaya hindi napadalhan ng baon katulad dati. At saka yung sobrang mag-load sa kanilang mga mobile games. Ayan. Mayroong solusyon dyan sa inyo. Ito yon, ang giniling. So ito, simulan na natin sa packaging. Okay naman yung packaging niya. Kaso hindi siya environment friendly kasi plastic. So hindi siya natutunaw. So dapat yung karton kagaya ng sisig karton. So dito makikita natin yung mga ingredients. Recommendation sa pag-microwave. Yan, nakalagay. Nutrition facts. Tsaka, don't waste rice. O, lalo na ngayon. Uso yung issue natin sa bansa, yung rice tarification law. So, don't waste rice. Dito, makikita natin yung expiration date. So, September 7, mag-expire na siya. So, ngayon, September 4, hindi pa siya expire. So, yun. Ito ang giniling. Gaya ng dati, provided siya ng ganyan. So, mayroon na kutsara, mayroon na. So, bubuksan natin siya kung anong itura. Itingnan natin. So yun ang itsura niya. Okay naman ang itsura. Mukhang giniling naman. Hindi katulad ng iba dyan na mukhang giniling-ginilingan lang. Ito okay naman siya. So, okay naman. Maganda naman presentation. Mayroong carrots, may karne, may kanin. Siyempre, mainit din siya. Katulad ng dati, may microwave din yun doon. So, sa ngayon, titikman natin. So, hahalu-haluin muna natin yan. Kung masarap ba. Yung katulad ng sa sisig, okay lang. Eto. Pamatid-gutom lang ba o sulit siya sa 29 pesos? Wala ka na mabibili ng 29 pesos. Siguro sa mga karinderya, gulay-gulay na lang yun. Dito, mayroon na ito giniling. So, yan. Titikman natin yung giniling. Masarap nga ba yung giniling? Tikman natin. Okay naman. Okay naman yung giniling. Hindi kaso yung sarap nung niluluto sa bahay. Pero okay naman siya. Pamatid gutom. Sa mga walang pambili na mga mamahaling pagkain, ito pwede na. Pang madalian, pwede. Kahit na madaling araw, nagutom ka. When punta ka lang sa pinakamalapit na 7-Eleven branch. Yun, may mabibili ka ng ganyan.
So, ito, meron na naman tayong mabibili na affordable. So, ayan, natikman natin yung giniling ng 7-Eleven. Mukhang okay naman. Kaya sa inyo, kung nagugutom, punta lang sa 7-Eleven. Nagsisig. So, sa susunod, tingnan natin kung ano naman na matitikman natin doon. Kung ano yung mga available nila na pwede natin tikman na mura lang, affordable. Na hindi kailangan maggastos ng malaki pero mabubusog ka. Ayan, sabi ko nga, dati, pwede kainin ito ng mga yung namamalimos lang, pwede ano, ipon lang sila ng 29 pesos, may makakain na silang disenteng pagkain. So, ito yon. So, yan. Meron na. So, sa mga subscribers ko naman, maraming ulit salamat dito sa 500 yung subscriber ko. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa, yan. Ito na yung oras para mag-subscribe kayo kasi napanood nyo na yung aking video. Interesting man o hindi, napanood nyo siya. Pwede nyo yung i-like. Pwede din mag-comment. Tapos mag-subscribe. So, subscribe kayo sa Crazy Mangyan. Ayan. Lagi yung ano, updated sa videos. Regular tayo nag-upload ng videos. Kaya, i-ano nyo na rin yung notification bell. Click nyo na rin yan. So, ayan. Ira-wrap up na natin to. Yung giniling ng 7-Eleven. Murang-mura lang. Abot kaya. Kaya, susunod. Hanggang dito na lang ulit. Bye-bye!